Hi guys, it's me Mama Zen, ang Ultimate Momshi ng Bayan. Yes, I'm back with another video and this time I'm going to do another Paano Nga Ba Zen video. Yan ay ang paano nga ba na monetize ang aking channel. If you guys want to know more, then please keep on watching. Before we proceed to the actual video, guys, I hope you have subscribed to my channel by clicking on that red button down below and that bell button too so that you'll get notified whenever I post new videos, which I do twice a week. Bago ako pumunta dun sa mismong tips and suggestions ko kung paano ma-monetize ang channel nyo na mas mabilis, kikwento ko muna sa inyo kung ano yung history ng mismong channel ko. Nag-start ako mag-upload ng mga videos siguro mga June 2017 niya, kasi ang unang in-upload ko yung Star Virgo in Manila video ko. Yun yung cruise namin. Nag-vlog ako talaga doon for ano lang talaga to, parang personal use lang. So nag-start ako ng YouTube channel nang ang gusto ko lang talaga is magkaroon ng backup para dun sa mga videos nga na ginawa ko, para may babalik-balikan ako in the future. Ganyan. So nung unang upload ko ng video na yon, grabe, copyright claim kaagad ako. Hindi ko kasi alam, dahil hindi ko naman alam na kapag ka nag-upload ka pala, hindi talaga ako nagbasa. Yun talaga, hindi ako nagbasa, wala akong knowledge ko ano bang eksena ng YouTube. So, nung pag-upload ko, copyright agad ako. May nag-email kaagad sa akin na kaloka. Pinalitan ko yung mismong audio ko nung aking video na yon. Nasira talaga yung video. 3 minutes lang na overlay kong audio dun sa video na in-upload ko. Kasi ang nangyari is maraming naging views yung mismong first video ko na yon. So nanghihinayang ako talagang tanggalin. Sabi ko, hindi ko pwedeng tanggalin yun. Kasi ang daming video, syempre lalo na kung first time mo mag-start ng channel, diba? Pagka nagkaroon ka ng maraming views, ayaw mo talagang tanggalin yan. Parang syempre, diba yung tontuwa tayo na dumadami yung views natin. Lalo na sa part ko kasi hindi naman ako nag-post sa mga social media sites ko. Tapos, ang nangyari is, dire-diretso, nag-ano lang ako, upload lang ako ng upload. Siguro, once a week, nag-upload ako. Para maging active lang yung ano, yung mismong channel ko. Ang requirement pa nun is, parang 10,000 lifetime views lang naman. Tapos, wala namang number of subscribers, diba? So, hindi ako talaga, ano, naghahanap ng mga subscribers. Hindi yun talaga yung, ano ko eh, yung main concern ko. Ang gusto ko lang, ma-reach yung 10,000 nga na views para ma-monetize yung channel ko. So, yun lang talaga yung iniisip ko. Tapos, hindi pa rin ako seryoso. Wala pa rin talaga. Bago mag-end yung 2017, ang nangyari is, na-reach ko na yung 10,000 views na yun. Tapos sabi ko, shocks, ito na. Tapos nag-apply na ako ng ano, ng monetization, ganyan. Lahat, Google AdSense, blah, blah, ganyan. Na-ano ko na yan, na-apply ko na lahat yan. So, pending yung application ko. Eh, lumabas yung bagong requirement ni YouTube. Nag-email sa akin ng ano, ang YT, tapos ang sabi nga sa akin is, yun nga, yun na, yung parang you have to reach yung blah 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 requirements, chuchu, diba, na parang watch hours and then yung number of subscribers, ganyan. So that's the time lang na medyo nagseryoso na ako sa pag-upload ng videos, tapos medyo kinakareer ko na rin yung pagkuha ng mga subscribers. So syempre alam na naman natin yan, start na ako mag-live streaming, ganyan. So anyway, fast forward na tayo. So eto na, sobrang tagal bago ko na-reach yung requirements na yon. Kasi nga, nag-start lang din naman ako late na. Dapat in a span of 1 year, yun yung makuha, ma-reach yung requirement, diba? Kasi kung hindi, ang mangyayari is nagbabawasan yung watch hours mo. Like kunwari, kung 4,000 watch hours ang kailangan, kung nandun ka na sa 3,900, tapos naka 1 year ka na, tapos umaandar ng umaandar yan, everyday mababawasan ka. So parang, fluctuating yung mismong watch hours ko. So, ang hirap. Ang hirap niyang i-maintain. Ganun. Hindi mo kagad ma-reach. So, ganyan. So, yun yung mga naging problema ko. Tip number one ko sa mga nag-start pa lang ng channel nila and gustong ma-monetize kagad yung channel nila is yun nga, dapat planuhin nyo na kagad in a span of 1 year. Trabahuhin nyo na trabahuhin yung channel nyo. Kasi pag-reach ng 1 year, mahihirapan na kayo. Medyo mas mahirap na siya. Kaya bago na monetize yung channel ko, nag 2 years muna siya. Nag-anniversary, second
year anniversary muna yung channel ko bago na monetize. Pero hindi naman imposible, di ba? Ang pinakamahirap talaga sa atin is yung watch hours. Alam niyo yan. Yun ang pinakamahirap trabahuhin dyan. So, finally, yung dalawang yun, nagawa ko na. Eto na ang naging problema. Kasi, di ba, may copyright claim ako nung una. Tapos, change ko siya. So, yun muna, tandaan niyo yan. Tapos, yung susunod, inano na ako. Inatake na ako ng inatake ng copyright claim. So, eto ha. Lahat ng mga in-upload ko ng mga audio, galing sa audio library ng YouTube. So, dun ko lahat yung kinukuha, dun ko lahat dina-download yan. So, ito yung natatandaan ko. Parang nung nag 1,000 subscribers ako, dun parang naging mas mahigpit sa akin yung, ano, yung YT. Tapos, kina-copyright. Parang mas madali ako ma-copyright ganyan. So may mga na-receive ako na copyright issues nung una, copyright claims lang to ah. Nung una, tapos papalitan ko naman kagad yung ano, yung mismong song. Hindi ako nagdi-delete. Nakalagay naman doon pag in-email ka parang this is not a copyright strike, blah blah ganyan ganyan. Parang wala kang makailangan gawin, hindi makaka-affect sa channel mo yan. Pinapalitan ko lang yung mismong song. So, ganun yung ginagawa ko. So, siguro mga isang beses, dalawang beses lang nangyari yun. Tapos, na-reach ko na nga itong requirement. So, syempre, automatic in-review na yung channel ko. Parang June 19, 2019, na-start na mag-review yung channel ko. Yan yan. Tapos, dire-diretso na, ang dami ko na natatanggap ng mga copyright claim. Nakakaloka. Ito pa, yung natatanggap kong copyright claim na yon, yung dun sa Sunny Holidays. I'm sure ginagamit nyo rin yan. And kung ginagamit nyo yan, siguro na copyright claim na rin kayo. Galing sa YouTube, parang audio YouTube library yun, di ba? So nagtataka ako bakit ganun. Ang nagka-copyright sa akin is Hawk, third party, something, ganyan. So, basta yon. Lahat ng video ko na meron Sunny Holidays, ang dami ko pa na ginamit na Sunny Holidays na audio dati sa mga video ko. So, lahat yon kina-copyright niya, isa-isa. Hindi naman sabay-sabay, pero isa-isa siyang pumapasok. So, syempre, diba, sa dami ng videos ko, hindi ko na para isa-isahin yun kung kailan ko siya nagamit. Ganun. So, anyway, yan, hindi ko pa rin yun dinidelete. Diba, na-review na yung channel ko, hindi ko dinidelete. So, naghihintay ako. Antay lang ako na antay. Diba, sabi, in a month or so, ayan na, parang makaka-receive ka ng email kung mamonetize ka o hindi. Tapos, nag 1 month na, wala pa rin. Tapos, diba, kasi pagka pinalitan mo yung ato, pag pinalitan mo yung mismong mga audio mo dun sa mga videos mo, ang mangyayari is, mawawala na yung copyright claim mo, diba? So, malinis na siya. So, atay lang ako na antay, ganyan. Tapos, nagbabasa-basa rin ako. Hanap-hanap ako ng mga, parang mga forum, ganyan. So, may mga nababasa rin ako. Nang sabi doon, kapag ka meron kang copyright claim or may copyright strike ka, never mamomonetize yung channel mo. So, parang sabi ko, shucks, hindi na mamomonetize yung channel ko. Meron ako isang nabasa na ang sabi is, dapat i-delete mo yung mga videos mo. Ito pala magiging consequence niya sa channel niya pag nag-delete kayo ng videos. Ma-affect pala yung mismong algorithm mo. So, dapat, hindi ka talaga nagdi-delete. Ganun yung eksena, hindi ka nagdi-delete. Lalo na, ma-affect din yung watch hours mo. Lalo na kung sa 1 year ka palang nagtanggal ka, di ba? So, syempre, bababa yung watch hours mo. Syempre, na-recommend na yung channel mo, di ba? So, mangyayari is malilesen yun or may chance na bumaba yung pagre-recommend sa'yo. So, sabi ko, hindi pwedeng mag-delete ako. Pag nag-delete ako, may, di ba? Parang nag-start na naman yung channel mo. So, yun, sabi, dapat kung mag-delete ka, meron kang bagong trending na video. Eh, nung time na nare-review ako, wala pang nagtitrending na video ulit sa akin or wala pa yung sobrang dami ng views na dire-diretso, hindi katulad ng mga una. Nakakadalawang buwan na, wala pa rin, hindi pa rin namomonetize yung channel ko. So yun, tinititigan lahat ng mga videos ko. Ito, hindi ako nag-delete, diba? So, pinalitan ko lang yung mga audio ng mga naka-copyright claim sa akin. Meron dong basta parang audio or note na nakalagay ganyan sa right side nung ilalim, parang doon sa description ng video, may nakalagay siya pag tinitingnan mo doon sa mga videos na yun. So, ayan. So, 4 months, hindi na mamonetize, diba? So, nung mga nagto 2 months na, sabi ko, eto na, nag-iisip na ako talaga. Sabi ko, siguro, mas maganda mag-ano na lang ako. Mag-start na lang ako ng
bagong channel. So hayaan ko na lang to kasi para hindi ko masakit sa dibdib ko nung i-delete ko yung mga videos ko, lalo na ang dami-dami ng views to, 'di ba? Sabi ko, hayaan ko na lang to, kung di na siya ma-monetize, edi dead ma, pero nandiyan lang siya kasi nandun yung mga ano ko, yung travel videos ko. Kasi mag-start na lang ako ng bagong channel, which is mas parang yun nga yung food recipes of said or mamang mukbanger. So basta yung mas focus na sa isang content lang, isang klase ng content lang. So para puro yun lang yung laman, para mas mabilis din ma-monetize, ganyan. Tapos syempre ngayon, mas alam ko na, diba? Alam ko na yung mga dapat iwasan, alam ko na yung mga dapat gawin na para mas mabilis ma-monetize yung channel ko, diba? Balik tayo doon sa merong logo na audio replace na yun. Kung di nyo pa napapanood yung Mom Can't Say No challenge ko, so, meron dyan, parang may part doon eh, kasi kumanta ko doon. So, yung part ng kanta kong yun, na-copyright yun. So, ang ginawa ko is, kinat ko yung part na yun. Pwede ka naman mag-edit, di ba? Gamit ang mismong YouTube, so, in-edit ko yun doon kasi nga ayoko mag-delete. So, nung pag-crop ko, syempre, nawala na yung claim sa akin, di ba? Kasi nawala na yung mismong part na yun. Tapos, wala ring audio replace na nakalagay. So, wala akong tatak. Walang marka. Walang marka yung mismong video ko. Ayun, yun yung una kong ginawa. Tapos, tinignan ko lahat. Ang dami talaga na copyright claim. Ako siguro mga 10. Yun, inisa-isa ko lahat ng mga merong audio replace, bla bla, ganyan-ganyan. So, sinira ko. In short, sinira ko yung mismong mga video ko. Katandaan nyo, nag-overlay ka o audio replace ka, meron siyang marka. So, dapat wala yung markang yun. Feeling ko talaga yun. Yun yung magiging reason kung paano mamamonetize ang channel mo. Yung walang marka na nagpalit ka. Kasi ang mangyayari is, alam nila na nandun, 'di ba, na copyright claim ka dati. So may marka 'yon. So ginawa ko, tinanggal ko lahat 'yon isa-isa. So in-erase audio ko siya. 'Yun yung aking tip number 2. Kung gusto niyo ma-monetize kagad yung channel niyo, make sure na linisin niyo yung channel niyo, wala kayong copyright strike, wala kayong copyright claim, 'di ba? Kahit claim, copyright claim lang 'yan, nako, hindi kayo mamo-monetize talaga. And tip number 3, kung lilinisin niyo, make sure na walang marka yung mismong mga videos niyo na parang yun nga yung audio replace na 'yon. Basta kung ginagawa niyo 'yan, pansinin niyo ngayon doon sa mismong videos niyo, makikita niyo may mark doon eh, na kakaiba. Parang note. Ganon, yung picture ng note or something. Basta yan, pag nakita kayong ganon, ibig sabihin, yun, pinalitan nyo lang kasi yung mismong audio nyo. Dapat i-erase nyo yung mismong audio na yun. Kung hindi nyo talaga magawa yun na masisira siya talaga, might as well, delete nyo na lang yung mismong video na i-copyright niya kayo. Kasi talagang yun yung makakapanira sa mismong ano nyo eh. Sa mismong monetization niya, magpapabagal siya talaga. Aking tip number 4, kung konti lang naman yung mga views nung mismong video na yun, delete nyo na lang yun. Tapos, okay, mawawala ng pag-asa. Ito lang masasabi ko, hindi porket nagkaroon kayo ng mga copyright claims, hindi na magkakaroon ng chance na ma-monetize yung channel. Hindi totoo yan. Ito, coming from me, diba? Kala ko talaga hindi na ma-monetize yung channel ko. Pero, eto na tayo guys, monetize na ang channel ko, yes, diba, sobrang saya. Para sa inyo guys na nawawala na ng pag-asa na mamamonetize pa yung channel nila, diba, sana magsilbing inspiration yung aking channel, yung story ko about my channel, na nako, mangyayari yan, mamamonetize yan. Trabahuhin nyo lang yung channel nyo and sundin nyo lang yung mga tips na sinabi ko sa inyo, kasi diba, sa dami na ng mga nabasa ko, wala na talaga. As in ako, pag-give up na rin ako. Pero hindi pala. May chance. Eh, meron ka lang, dapat lang talaga pag-isipan mo. Linisin mo mabuti yung channel mo. Titigan mo. Tignan mo kung ano yung mga meron doon kakaiba. Hanapin nyo yan. Magbasa-basa kayo. Mag-research kayo. And, ayun, sana nakatulong tong ano, yung video ko and yung mismong mga
tips na binigay ko sa inyo. I hope you like this video and please do give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Kung meron pa kayo ibang mga questions, just use the hashtag paano nga ba sen and i-comment nyo lang yan down below para mabasa ko yan, magawang ko yan ng video. Follow me in all my social media accounts, sa FB, IG, Twitter accounts. That's everything about sen. And I'll see you guys in my next one. Bye!